Simula natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, welcome po sa pabansang dambana ni Santo Padre Pio. Sabay-sabay po tayong manalangin para sa ating mga pasasalamat at kahilingan sa ating Panginoon. Gayun din po, welcome sa celebration sa ating mga kapatid na nakikinig sa atin at nanonood sa atin sa live streaming. Nawa sa inyong patuloy na pagdarasal, inyong makamtan ang inyong kahilingan sa ating Panginoon. Ngayon din po mga kapatid, ating ipinagdiriwang ang mga santong sina Hipolito at Ponciano, mga martir ng simbahan. Sila ay nag-alay ng kanilang sarili para sa pananampalataya, naging mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon sa pakikiisa sa pamamagitan ng taimtim na panalangin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang matyagang pagtitiis ng iyong mga kinalulugdan ay magdulot nawa sa amin ng iyong ibayong pagmamahal at sa kalooban namin, lagi nawa nitong mapairal ang pananampalatayang may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sanbahayan ni Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot pukyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, o kay tamis na namnamim
ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin iyong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matapis pa kaysa pulot yaong lasang itinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos sumihingal ako dahilan sa kasabikan, na mata mo yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nangingingain sa kaburulan upang hanapin ang naliligaw. Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang imahe ng isang bata ay ginamit ni Jesus upang ipaliwanag sa kanyang mga apostoles kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos sa langit. Batid natin ang karakter, ang attitude ng isang bata. Napaka-independent sa kanyang mga magulang at umaasa
buong-buo, walang pag-aalinlangan. Lalo na kapag ang isang bata ay napapalaki ng isang magulang sa mabuting kapamaraanan. Lalo na kapag ang isang bata ay naibibigay ng magulang ang pangangailangan ito habang lumalaki. Walang nararanasang trauma, takot, kung hindi pagmamahal. Tayong lahat ay minamahal ng Diyos. Ngunit dahil sa ating pagiging tao o makasarili o tendencies na pagka makasarili, minsan iisipin natin dapat tayo ang mauna sa lahat. Ang akala natin na kapag tayo ay may kapangyarihan sa lipunan, tayo ang mauuna. Tayo ang makapangyarihan. Minsan iisipin natin kapag mataas na ang ating naabot sa edukasyon o sa profesyon natin, akala natin tayo na ang magaling. Minsan nakakalimutan natin na tayo ay biniyayaan lamang ng Diyos kung ano ang meron tayo. Kaya ang hamon ng Panginoon ni Kristo sa kanyang mga apostoles at siya ring hamon sa ating lahat sa mensaheng ating matatanggap sa Ebanghelyo ngayong araw ay ang pagka mapagpakumbaba sa lahat ng aspeto. Kung tayo man ay may pinag-aralan kaysa sa ating magulang, tayo ay mayroon sanang pagpapasalamat bilang mga anak sa ating mga magulang dahil sa kanilang sakripisyo. Maaaring hindi sila wala silang mataas na naabot sa kanilang pag-aaral. Ngunit bilang isang magulang, napakataas na dignidad ang kanilang ibinibigay sa atin. Sa mga magulang naman, sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos bilang mga magulang, paggawa ng ating responsibilidad, naway ito ay naaayon sa pagpapabuti ng pamilya, ng mga anak na may punong-puno ng takot sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, sinabi sa atin ng Panginoon, kapag tayo ay may kababaang loob sa pagsunod kay Kristo, anuman ang ating kalagayan at estado, tayo ay hahanapin ng Diyos. Sapagkat alam nating lahat, ang simbahan dito sa lupa ay hindi para sa mga santo, sapagkat sila ay nasa langit na. Hindi para sa mga banal na hinirang ng simbahan sapagkat sila ay nasa kaharian na ng Diyos. Ang simbahan dito sa lupa ay para sa mga makasalanan, para sa ating lahat na nagkakasala regardless of the sins we commit sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ang ating tandaan. At dahil makasalanan tayo, nararapat lamang na magpakumbaba tayo. Maaring meron tayong kasalanan sa ating pamilya, sa inyong asawa, sa anak, sa magulang, sa lipunan, sa kapwa. Ang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad sa Panginoon ay isang mahalagang bagay upang tayo sa huli ng ating buhay ay tutulungan ng Panginoon. Ika nga sa ating Ebanghelyo, sa huling bahagi, sabi ng ni Kristo, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit ang mapahamak ang isa sa maliliit sa atin. Ibig sabihin, kailangan lamang nating lumapit sa Panginoon. Kailangan lamang nating yakapin ang pag-ibig ng Diyos sapagkat siya ay nariyan palagi. Tayo lamang ang lumalayo sa Kanya. Tayo lamang ang umiiwas sa Diyos dahil natatakot tayo. Dahil sasabihin natin, makasalanan kasi ako. Wala akong kredibilidad na humarap sa Diyos.
magsimba, humingi ng tawad sa sakramento ng kumpisal, o di kaya kahit magdasal, dahil ako ay makasalanan. Hindi nga ba mga kapatid, mas lalo tayong lumapit sa Diyos habang tayo ay nagkakasala araw-araw sa ating buhay, sapagkat ang Diyos ay nariyan lamang sa ating harapan. Huwag nating iwasan ang Diyos. Tulad ito ng isang may sakit na lumalapit sa doktor. Kapag siya ay may sakit, kailan may hindi siya iiwas sa doktor, siya ay magpapagamot. Ganito rin ang Diyos sa ating buhay. Kaya sikapin natin na harapin ang Diyos na may kababaang loob, sundin siya at humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kaludan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon tong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mo ang aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, tunay nga ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Damian at kanyang kasama ay ipinagrarangal namin. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung
hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaluob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na hihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kaysa nila San Ponciano at San Hipolito, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Thank you.
Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. So
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kami pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsupo sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito.
Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mangyari lamang po ilabas ang mga nais pabasbasan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga pangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Bago ang huling pagbabasbas, maraming salamat sa inyong pagdalo sa banal na misang ito at pagbisita sa pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Maraming salamat din sa ating mga kapatid na nakasubaybay sa atin through live streaming sa ating social media accounts dito sa Padre Pio. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway basbasan kayo ng Panginoon, lalo na sa inyong pag-uwi. Mag-ingat po kayo ang inyong mga kalusugan at hanap buhay naway pagpalain pa ng Panginoong Jesucristo. Ganyan din ang inyong mga kahilingan ng kagalingan sa mga magta-travel at sa mga kukuha ng mga exams, naway basbasan kayo ng Panginoon sa inyong mga panalangin sa Kanya. Maraming salamat sa lahat ng mga naglingkod sa banal na misang ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you.